Araling Panlipunan, ika-apat na baitang. Ikalawang markahan, ikalimang linggo. Ang paksang tatalakayin ay tungkol sa tatak Pilipino atin ito, kahilagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Ang mga layunin sa paksang tatalakayin ay ang mga sumusunod. Una, nasusuri ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Pangalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pambansang awit at watawat bilang mga sagisag ng bansa sa pagkakakilanlang Pilipino. At ang pangatlo, na isasabuhay ang kahalagahan ng pambansang awit at watawat bilang mga sagisag ng bansa sa pagkakakilanlang Pilipino. Pagkilala sa aralin, ang mga sagisag na makikita sa ating paligid ay pagkakakilanlan ng isang tao o pangkat na kumakatawan dito. Sumasalamin din sa mga sagisag ang mga mensahe na nais iparating sa mga tao na makakakita dito. Ang mga sagisag na ito ay dapat lamang nabigyan natin ng kahalagahan o pagkilala ng sino mang mamamayan ng bansa. Ang pambansang watawat ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay pinamagatang lupang hinirang na tumatak sa mga puso at isipan ng bawat Pilipino. Binibigyang kahulugan nito ang kalayaan ng bansa sa mga mananakop dahil sa pakikipaglaban ng mga Pilipino noong unang panahon. Ipinadadama sa bawat salita sa awitin ang pagmamahal sa bayan at pagtatanggol sa ating bansa kung kinakailangan, gaya ng ginawa ng mga bayaning Pilipino. May kita sa larawan si Julian Felipe. Isa siyang musikero at pianista na pinakiusapan ni General Emilio Aguinaldo na gumawa ng himig ng pambansang awit. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig at tinugtog ang orihinal na pambansang awit, ang Marcha Filipina Magdalo, sa buong bayan ng Kawit Cavite, isang araw bago ang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas. Kalaunan, nagkaroon ng pagbabago sa pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas at ito ay pinilitan ng Marcha Nacional Filipina. Noong 12 ng Hunyo, 1898, tinugtog sa unang pagkakataon ang komposisyon ni Julian Felipe habang iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas sa balkonahe ng bahay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Noong taong 1899, naisipan namang gumawa ng isang tula ng isang batang sundalo na si Jose Palma na pinamagatang Filipinas at bumagay naman ito sa komposisyon ni Julian Felipe at kalaunan ito ay ginawang pambansang liriko ng pambansang awit ng Pilipinas. Sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano, isinalin sa wikang Ingles ang liriko ng pambansang awit na unang ginawa ni na Paz M. Benitez ng Universidad ng Pilipinas at ang pagkakakilalang bersyon ng pagsasalin ay ang sinulat naman ni na Mary A. Lane at Senator Camilo Osias na kilala bilang Philippine Hymn. Kinilala ang pambansang awit na may liriko sa wikang Ingles sa bisa ng Commonwealth Act 382. Sa panahon ng pamamalagi ng mga Hapones sa Pilipinas, nagsimulang ilabas ang bersyon ng pambansang awit sa wikang Filipino noong taong 1940 na may pamagat na O Sintang Lupa na kalaunan ay pinagtibay ng Kagawaran ng Edukasyon noong 1948. Taong 1954 nang binago ang liriko ng pambansang awit sa pagbuo ng isang komite ng dating kalihim ng edukasyon na si Gregorio Hernandez Jr. Ito ay naging matagumpay na may pamagat na lupang hinirang
Nakalaunan, may mga pagbabagong ginawa noong 1962 na magpasa hanggang ngayon ay nananatili sa mga titik at tunog sa wikang Filipino ang pambansang awit at lalong pinagtibay ng isang batas sa mga bagong sagisag ng Pilipinas noong 1998 sa pagdiriwang ng 100th taon ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa batas na ito, tanging ang bersyong Filipino ng pambansang awit ang dapat gamitin ngayon. Ang saling kanta sa Filipino ay dapat awitin ng ayon lamang sa tugtog o komposisyon ni Julian Felipe. Sa pag-awit ng lupang hinirang, dapat madamdamin at buong puso ang pagkakaawit nito. Bilang paggalang, dapat na nakaharap sa nakaladlad na pambansang matawat ng Pilipinas, kung mayroon. At kung wala naman, ay nakaharap sa bandang tumutugtog o kaya sa konduktor o tagakumpas. Bilang paggalang at pagpupugay, marapat lamang na ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib mula sa unang nota ng awit hanggang sa matapos ito. Makasaysayan ang pinagdaanan ng ating pambansang awit, kaya naman isa isip, isa puso at isa gawa ang mahalagang natutunan natin na bahagi na ng ating kasaysayan. Hindi dapat makalimutan ng bawat Pilipino ang layunin ng pagkakalikha ng lupang hinirang na pag-alabin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino sa panahong di pataglay ng Pilipinas ang wagas na kalayaan. Huwag din nating kakalimutan na maraming bayani ang nagbuwis ng buhay para makuha natin ang kalayaang tinatamasa natin. Ang watawat ng Pilipinas ang isa sa pinakamahalagang simbolo ng bansa. Tatlo ang pangunahing kulay nito, bughaw, pula at puti. Ang kulay bughaw ay para sa kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Ang kulay pula naman ay para sa kagitingan na nagpapaalala sa matatag na kalooban ng mga mamamayang Pilipino. At ang kulay puti ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino. Ang tatlong bituin sa watawat ay kumakatawan sa tatlong pangkat ng pulo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang unang bituin ay para sa Luzon, na ang pangalan ay mula sa salitang lusong na ginagamit sa pagtanggal ng ipa at darak sa palay. Sumasagisag ito sa kasipagan ng mga Pilipino. Ang ikalawang bituin naman na may kita sa watawat ay para sa Mindanao, na siyang pangalawang malaking pulo sa Pilipinas na hinango sa salitang Danau o Lawa. Sinasagisag ng pangalawang bituin na ang bawat Pilipino ay may tungkuling pangalagaan at paunlarin ang mga likas na yaman tulad ng yamang tubig at yamang lupa. Ang ikatlong bituin naman sa watawat ay para sa Visayas na halaw sa salitang masaya. Ipinapaalala ng ikatlong bituin na laging lakipan ng kasiyahan ang bawat kilos na may magandang saloobin anuman ang kanyang ginagawa. Ang walong sinag ng araw ay kumakatawan sa unang walong mga lalawigan ng Pilipinas na nagpasimula ng himagsikan noong 1896 laban sa Espanya. Ito ay ang mga lalawigan ng Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas at Cavite. Ang watawat ng Pilipinas ay natatangi sa iba pang mga watawat dahil sa angking disenyo nito na may iba't ibang mga kulay at hugis. Inihahayag ng watawat ng Pilipinas ang digmaan kapag ang pulang kulay ng watawat ay nasa itaas habang nakawagayway. Si General Emilio Aguinaldo ang nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas. Siya rin ang unang naging pangulo ng ating bansa. Samantala, ipinag-utos naman ni Emilio Aguinaldo na ipatahi ang watawat ng Pilipinas sa tatlong babae na silang unang tumahi sa loob ng 5 araw sa Hong Kong. Ito ay sina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad. Iwinigayway sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa balkonahe ng bahay ni General Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898 sa pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas.
Sa pagtatapos ng ating aralin, dapat nating tandaan ang mga sumusunod. Una, ang pambansang awit at watawat ay mga pangunahing sagisag ng ating bansa, kaya nararapat na bigyan ito ng pagpapahalaga at pagkilala. Pangalawa, ang mga pambansang sagisag na ito ay dapat nating ipagmalaki saan man tayo makarating. At ang panghuli, nakilala ang ating bansa dahil sa kanyang mga iba't ibang mga sagisag na kumakatawan dito. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa Tatak Pilipino Atin Ito, kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Hanggang sa muli mga bata, paalam!